Hey guys, kamusta kayong lahat? Ginawan ko si Dakila ng yung seamless multi-post sa Instagram. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin yon. Yung dun sa mga hindi pa nakakaalam, yon. Sa mga nakakaalam, edi wow. Meron na kayo. Kami, first time namin, so gusto ko lang i-share sa inyo din. Magagamit siya sa mga portrait nyo, at saka landscape photo, ganyan, kung gusto nyo magkaroon ng twist. Matagal na to eh actually sa Instagram, pero lately ko lang natutunan. Eh, nagustuhan ko lang, napagtripan ko lang. So yun, i-share ko sa inyo kung paano gawin. Ituro na natin yung sikreto natin, ha? Ikaw yung bida dun eh. Pang-init naman na, pausang ka na naman. Ikaw yung bida dun, yung mukha mo, at saka si Monkey ang bida dun. Okay lang ba sa'yo? Kaso nailagay na kita. Nailagay na kita sa Instagram nak. Maraming beses na. Ikaw ang laging bida. Ikaw ang bida. So yun guys, tara na. Tuturo ko na sa inyo. Dahil naglilikot na itong batang ito. Yes, una natin gagawin pagkatapos natin pumili ng photo na gusto natin. Kailangan natin mag-decide whether we want it 2 or 3 slices. Yan, mamimili tayo nun. Pag nakapag-decide na tayo at nakapamili na tayo ng photo na kakailanganin natin, punta na tayo ng Lightroom. Sa Lightroom, yan, doon natin siya ikakrap. Ang gagawin ko dito, dahil gusto ko yung tatlong slices, so ikakrap ko muna siya, enter custom ko. Ikakrap ko siya ng 12x5. 12 by 5 or 5472 by 2280. Yan, ikakarap po siya ng ganun. Para mamaya, pagdating ko ng affinity photo, ready na siya to slice. Okay. So yan, edit ko na rin yung kulay niyan. Yan, ready na yan for export. Kung meron kayong Photoshop, pwede na siyang i-edit in Photoshop. Diretso na siya ng Photoshop. Wala na kayong problema. So dahil wala akong Photoshop, i-export ko na lang siya as yung file na yon. Tapos i-overwrite ko na lang yan dahil na-export ko na kanina. Yan. I-cut na natin siya sa Affinity Photo. Itong Affinity Photo na to, libre lang na up to dito sa Mac. So yan, i-edit na natin siya dito sa Affinity Photo. Dito, sariling diskarte ko lang itong nangyari dito, ha. Meron siyang X, Y, W, H na column. Yan, para makuha ko yung unang slide, ginawa ko, tinype ko sa W na column, yung 18 by 24. So, yan ang individual slices ng bawat photo. Actually, na-export ko na yan kanina. So, yan, i-replace ko na lang. So, ganun din yung gagawin natin sa susunod na slice natin. Yan, dito naman sa X column, ilalagay ko naman yung 1024 ulit para makuha ko yung middle na part ng ikalawang slice natin. So, i-export ko ulit. Na-export ko na to kanina, so i-replace ko na lang. Yan, ganun lang siya. Yung ikatlong slice, medyo nahirapan ako dito eh. Yan, kinakapa ko pa kasi yan eh. So, ang ginawa ko, drenag ko na lang siya papunta dun sa pinakahuling slice. Pero yung sukat niya, 18 by 24 pa din. So, sinigurado ko lang na zero yung y-axis niya. So, export na natin. Export. Na-export ko na rin yan kanina. So, i-replace na lang. Yan. So, ready na yung tatlo. Ready na yung tatlong slices para sa ating seamless multi-post for Instagram. Yun, so punta na tayo ng Instagram. Ayan, sa Instagram, sa pag-upload naman sa Instagram, dapat piliin mo yung tamang pagkakasunod-sunod niya. Kasi para align dun sa magiging seamless, ayan, na itsura niya, ayan. Don't worry doon sa guhit na nandyan, mawawala rin yan mamaya. Pag na-upload na, mawawala din yan. Tapos yan, ilagay mo na yung caption mo, gusto mo, ready na yan.
Yan, ready na yung ating seamless multi-post. Yan, maganda yan pag gusto nyo ng portrait. Yan, kung gusto nyo rin ng portrait photo nyo na magkaroon lang ng twist ng konti. Okay, that's all. Thank you. Blah, blah, blah. Boom. Yun guys, madali lang naman, di ba? Sana na-enjoy nyo yung munting tutorial natin. Tutorials lang. Sana na-enjoy nyo yun. At sana magawa nyo rin yung seamless multi-post na yun. Maganda siya. Magkakaroon ng twist yung mga post nyo. Yun, dun sa mga hindi pa nakakaalam, sana ma-enjoy nyo. Dun sa alam na, i-share nyo rin sa iba. Ituro nyo rin. Ang kailangan nyo talaga dito ay yung app na pwede maka-cut or maka-slice ng photo. Yun talaga yung pinakakailangan nyo dito. Yun lang guys. Sana na-enjoy nyo yan. At kung mayroon pa kayong gustong malaman, baka alam ko, comment lang kayo dyan. Paano guys ha? Hanggang sa susunod. Okay? I will see you next time. Bye-bye! May tuturo ko sa inyo yun ng mabilis eh. Depende dito sa batang to. Nak no, depende sa'yo nak no. Gutom ka na? Gutom ka na? Gutom na yan eh.